Abay, sigurado ngang magugulat itong si LeBron James sa payag nga ng isang former NBA player tinatanghal ng iba bilang NBA legend patungkol nga sa kanya. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol, eto munang tatay ni Trae Young dahil matapos ngang umiskor ng 47 points na ito nga ni LBJ. Sabi nga ng tatay ni Trae Young sa Twitter, "This must have been what it felt like watching Jordan up close. I've never seen anyone control a game like that. My favorite is still MJ all time, but I can't argue with anyone who says LeBron." Well, namang ha, in short, ang tatay na ito nga ni Trae Young sa napanood niya na performance si LBJ ni LeBron kahapon. First time niya nga lang daw makakita ng isang player na kontrolin yung laban kagaya nung pagkontrol ni LeBron laban nga sa Hawks. Si Michael Jordan pa nga rin daw ang the GOAT para nga sa kanya. Pero hindi nga daw siya makikipagtalo, hindi niya i-argue kung sino man ang magsabi na si LeBron James ang the GOAT para sa kanila. Dahil mukha ngang namangha itong si Trae Young, tatay ni Trae Young. At hindi nga lamang manonood ang namangha dito kay LeBron, pati na nga rin ang kanyang naging kalaban na sentro naman ng Atlanta Hawks na walang iba kung hindi si Onyeka Okongwu. Para nga sa kanya si LeBron James ang the GOAT. Sabi niya dito, "To me, he's the greatest of all time. Sila nga daw ni John Collins, being in foul trouble doesn't help. He's just a physical specimen going downhill. It's so hard sometimes, you have to foul him. He's a tough cover." At mukha nga ang gustong bumawi na ito nga ni Okongwu dahil makikita naman daw nila ang Lakers a week from now. So talaga ngang hindi lamang former NBA players, NBA legends ang namangha sa ginawa ni LeBron kahapon. Pati na rin ang mga nanonood na fan of course. At pati na nga mismo ang kanyang naging mga kalaban. Isa nga dyan si Okongwu. At alam nyo ba mga idol, since na ito nga si Anthony Davis ay nawala sa lineup ng Lakers nang dahil nga sa kanyang injury laban sa Denver Nuggets, ay talaga namang si LeBron James ay hindi lamang nag-step up. Talagang todo nag-improve ang kanyang paglalaro mga idol since nawala si AD. Take over mode si LeBron James ever since dahil nag-average na nga siya since ng injury ni AD ng 34 points per game on 58% shooting. Siya rin mga idol ay positive 44 kapag nga nasa court siya at negative 63 ang Lakers kapag wala siya sa court at nasa bench. Kaso, ang problema nga ay 4-5 ang kanilang record the last 9 games na walang AD. Kaya naman mga idol, maiintindihan natin ang frustration ni LeBron James sa kanyang team na Lakers. 34 points on 58% shooting mga idol ay dapat 9-0 ang record ng Lakers. Kung may nakukuha lang na consistent na tulong, ito ang si LeBron James mula nga sa kanyang mga Lakers teammates. Kaso, wala eh. Kaya nga yan ang kanilang record, losing record despite the great performances of LeBron James. At ito na nga ang balitang ikagugulat na ito ni LeBron James, ang balita rin na ikagugulat ng maraming NBA fans. Actually, kinagulat na nga nila ito mga idol nang mabasa nila ito. Well, ang isa lang naman sa mga former NBA player na kilalang hater ni LeBron James ay walang iba kung hindi si Paul Pierce ay namangha din matapos nga ng performance si LeBron James laban sa Hawks. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at napatweet mga idol. Sabi niya, "LB, LeBron James defying father time." May hashtag pa na GOAT nga daw ang mga gawain neto ni LeBron. Well, talaga namang nakakagulat. Kilala natin the past few years ito ngang si Pierce bilang hater ni LeBron. Nung nakaraang taon mga idol, 2020 yata yun, sinabi niya na wala nga daw si LeBron James sa top 5 greatest players of all time. At marami pa rin mga idol na pagkakataon, countless moments na itong si Pierce ay parang nag-hate dito nga kay LeBron James. Pero ngayong araw ay nabaligtad na yata itong si Pierce. Naglipat na nga siya ata ng kampo at bukha ngang susuportahan niya na itong si LeBron James matapos nga siyang mapahanga nito once again.